Hi guys! Nawawala ako sa screen. Good morning! Ulit. Hi guys! Good morning! So, medyo maaga ako nagising ngayon. Alas 8. Ayan. So, magbe-bake lang tayo ng crispy pata. Pinakulong na yung lolo ko. Ginawa niya kasi kami ng crispy pata. Apat na crispy pata para sa Pasko. So, naka-freezer na siya. Tapos, magsusotahon lang kami. Meron ko isang bias. Masa yung bias? May isang bias. Yung bias na to, frito nung nagpabili kami sa lola ko ng mga meat. Tapos, ito, balat. Yung mga balat na nagpagiling kasi kami. Hindi kami sinasama yung balat sa giniling. Dahil ayaw namin nung may balat na nakakagat. So, ayan. Yung balat nandito, sinama namin sa pakulo para lang lumasa. Tapos, isasama ko rin sa ibibake para maging crispy. Tapos, ito naman, may mga liyan ko na siyang hiwa-hiwa. Gagawin natin siyang sotamon. Yun yung lunch namin for today. So, ipasok na natin ang... Hindi tayo sumunod. Ayan. Pasok na natin itong crispy pata sa oven. Dahil na-preheat ko na yung oven. Pasok ka, no? So, ayan yung ating crispy. Ayan. Yung balat pala, ang gagawin nila sa balat pag nagkari-kari na lang. Yeah. What are you doing, Jowa? Ano? Garlic butter. Ito guys, yung ginawa kong garlic butter. Ang hirap nga pag, ano talaga, nasa ilalim lahat na pupunta pag iniinit siya. Diba nag-ibong liquid kasi. Ah, inilit mo kasi. Oh. Dapat sungkitin mo yung sa ilalim. Hindi, ano na eh. Mas gusto kong gato kasi mas mabing. Dapat kasi pala, hindi siya nilulusaw pag ginagawa. Dapat yung ano lang siya, mister. Yung creamy. Kaya nga. Dapat ilalabas lang siya ng room temp. Hindi naman nakokontrol yung microwave. Hindi, dapat hindi siya minamicrowave. Pag gagamitin mo, ilalabas mo talaga muna. So, ito, ayan, garlic butter. Ito yung ginawa kong garlic butter. Dami mo ng garlic butter. Tapos medyo mas itoast mo pa, ha? Kakagataw sa'yo. Ito, tapos, kuwa-puwa na tinapay. Ito siya, pakita ko sa inyo, guys. Bumili, nag-SM kasi kami ni Jowa nung Friday ng hapon after work. So, tinry namin. Nakikita ko ito sa story ni Naomi. So, tinry ko yung puwa-puwa. And maganda yung tinapay niya. Sobrang lambot. Tsaka mas malaki siya. Ayan. Tsaka mas matagal yung expiration. Gardenia talaga ang gamit namin, guys. As in, we really love gardenia. Kaso nga lang, nung nag-check kami ng gardenia sa mall, parang naubos na lahat ng mga matatagal expiration. May expired agad. Kaya, yun muna yung binili namin. Pero, mas gusto ng... Ate Joy, mas nagusto mo ang gardenia, no? Yes. Mas masarap ang ano, mister? Gardenia. Sa gardenia kasi guys, saktong-sakto lang yung slice niya pag nagpalaman ka. So, dito sa bahay, mas gusto pa rin ang gardenia. So, nag-try kami ng kuwa-kuwa. Okay naman siya, pero gardenia pa rin talaga. Siyempre, we love gardenia. Ayan, and si Ate Jay, gardenia talaga. Langis. Nalalasan natin kung parang may lasang langis yung kuwa-kuwa. Pero, okay naman siya. Sa akin, okay naman yung lasa ng kuwa-kuwa. Mas prefer ko lang yung gardenia. So, ayan. Naipasok na nga natin ang crispy. Intay na lang natin siyang magluto. Wala pa kami sinain, guys. And, inaantay pa rin namin tong sotamon. And, it's 11! Tapos, ako ay, ito yung natira ko kagabi na black scoop na mango cheesecake. Tapos, ipaparating ako na alahas from Gold Supplier PH. Morder ako sa kanya. Tapos, binenta ko sa tita ko itong tao ko chain ko na makapal with ano yan? Heart lock pendant. Ang ganda nito guys, bet na bet ko itong problema ko. Yung length niya is 18 inches so hindi siya masyadong pwede sa leeg ko kasi guys, yung leeg ko talaga para magkaroon ako ng choker, kailangan 13 inches lang. Ito, 17 inches to. And gusto ko kasi, mahanggang dito lang yung necklace ko. Ayan. Tsaka yung kapal ng tao ko chain na to, mas perfect to sa medyo may edad kasi sa edad natin. Pag ganito kakapal na yung tao ko chain. Ano kasi itong tao ko chain ko na to guys, around 18,000 ata yung bili ko dito sa Ongpin.
medyo mabigat-bigat yung tao ko na to. Eh, gusto kong tao ko lang yung mga around 2 grams para mas dainty tingnan. So, pag ganito kasi yung tao ko chain mo, kailangan chunky rin yung pinaka pendant mo. Gustong-gusto ko tong pendant na to, kaso nga lang, syempre, dahil kailangan pag minenta ko siya, may pendant. So, nilet go ko na tong pendant na to. And madali naman bumili nitong pendant na to. So, ayan. Tapos, binigay ko na lang sa tita ko tong Italo jewelry na ring. Ayan. Ginip ko na sa kanya. Tapos, magagawa na lang ako ng another jewelry collection video dahil sobrang dami na nagbago sa jewelry collection ko. Parang 50% atay nadagdag doon na bago. Kaya papakita ko sa inyo. Kasi marami na rin nagre-request sa IG ng updated gold jewelry. And sobrang natutuwa ako guys kasi marami na inspired na bumili ng alahas. Ang dahil nag-message sa akin na Ate Charm from damit to gold, from gold to damit na bubudol mo kami. So, ayan. And isi-share ko sa inyo kung saan mga shop ko pinagbibili mga alahas ko para alam nyo rin yung mga legit na shop at yung mga shop na pwede nyo pagkatiwalaan. Kasama to guys sa ano bago kong alahas. Recent, ito yung pinaka-recent purchase ko. Sobrang ganda nito. Dinky lang siya. Mura lang to. Pero super nice. Ayan. Doon na yung tinapay ni Jowa. Let's seize it. Ay, Jowa. Ito ba tayo? Mas malaking portion ng tita ng bigas. Pakarang yung bigas eh. Ayan. May binuklak na. Huwag ko lang pinagalas. Kulang hamak mo. Pwede mo pwede naman. Hindi ako masyadong lasing-lasing na. Pag na-trigger din niya, pag kinagat mo, pag natos, malatong, ito rin yung matigas. Ha? Hindi eh, masunod pa nga dito pa sa tosa ko eh. Pero tinapay. Pag malapit na expiration, ilagay nyo sa rep, haba ang buhay. Yung gardenia na kinakain ko ng nakaraan, dalawang buwan na nasa rep, hindi pa rin siya inaangat. Sino nagturo sa'yo? Ako nakakasama. Si Nanay kaya nagturo sa'yo. Ganyan lang siya kaya ito. Lutong na yung ating sotanghon. This is our sotanghon. And then, this is our crispy pata. Yum, yum. So, hayaan muna natin siyang mahanginan para lumutong yung, actually crispy na yung skin niya. Para mas lumutong pa yung balat. Ayan. And then, gumawa na rin ako ng suka. Timpla akong bawang, sibuyas, oyster, then suka, then sugar. Ayan, sa usawa ng crispy. Yummers! Si Jowa, chinachani niya yung balat. Tinatanggal niya yung mga balahibo para pag nagkari-kari, sasama namin to sa ililechon. Ayan, baked lechon kawali. Ay, lechon na pala, baked lechon. Sain lang, tapos kakain na kami. Yummers! So, we're eating na crispy pata and sotanghan. Yung sotanghan ko, guys, nilagyan ko ng chili flakes para medyo umanghang. Pero hindi mo siya masyado umanghang. Light lang. Yung sarap pag may chili flakes siya. Piling ko si Joe gagayahin niya. Hindi.
Hindi mo galangay? Nilagyan ko na yung, nilagay ko na ano. Sinama ko yung kanin. Hindi ako makakagtong tampan ng concert nila. Na-SB? Hmm, balik na yung face to face. Nakakatakot eh. Nakakatakot talaga. Nagtong chili cakes. Kasi sigurado maraming tao yun. Sigurado yun. Guys. Okay. So, sinadya kong wala tayong ilaw para maipakita ko sa inyo tong gift sa atin ni Ilaw Kana. Kung naghahanap kayo guys sa mga personalized na pangregalo or lalo na ngayong Pasko, perfect tong pinadala sa atin ni Ilaw Kana. Ilalagay ko guys sa description box down below yung link ng account nila para ma-check nyo guys yung mga products nila. Ang una nila in-offer sa akin is itong jewelry stand. Mga sabitan ng alahas guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya. Pero ayan, meron siyang design na charm conception dyan. So, nabubuksan yung ilaw niya. Ganto siya. Pwede nyo siyang isaksak sa power bank actually. I-open ko lang. Ayan siya guys. So, as you can see, merong charm conception. Ayan, charm conception. Super ganda. Merong lalagyan ng hikaw. Tapos lalagyan ng ring. Tapos lalagyan ng necklace dito. Ayan, marami kayong pwedeng ilagay. Super nice sa mga design. Ang dami nyo pwedeng pagpilian. Pero itong isa talaga, ito yung pinaka-special for me. Kasi personalized to ni nanay at ni tatay. Baliktad daw, nagagalit yung nanay ko. Ayan, personalized yan na picture ni nanay at ni tatay. And super gayang-gaya talaga. Sobrang galing nila guys. Tingnan nyo ha. Ito yung picture na ginamit, na pinagbasihan, na picture nila nanay at ni tatay. And then, ito yung pinalabasan. Sa totoo lang guys, wala pang ilaw. Super nice niya na. Hindi ko alam kung nakikita niya siya ng maayos kasi. Pero, ayan siya, pag wala pang ilaw. And then, once na, patayin ko muna isa. Once na meron na siyang ilaw, ito yung itsura niya. Yay! Ang ganda, diba? Sobrang nice, so personalized. Sa totoo lang, sinend niya sa akin sa Instagram to. Sobrang bumuhos talaga yung luha ko. Sobrang naiyak ako. Siyempre, na-remind na naman ako ni tatay. Kaya, sobrang naiyak ako. And, ayan. Sobrang ganda. Thank you so much, Ilaw Kana. Guys, kung naghahanap kayo ng perfect Christmas gift this Christmas, I think ito yung pinaka-perfect. Kasi, may touch siya ng something personal and basta, ang ganda ng gawa. Ayan. Thank you so much, Ilaw Kana. Guys, alam nyo, bawat detail, nakuha pati yung bracelet ng nanay na BCA. Kuhang-kuha yung itsura ng tatay, tatay na tatay. Ayan. Sobrang na-appreciate ko to. So, i-check nyo guys si Ilaw Kana. Ilalagay ko nga sa description box down below yung kanilang link. Ayan. And yung ano niya guys is USB cord. Ayan. So, pwede isaksak sa power bank or sa mga saksakan nyo ng mga cellphone, ganyan. So, madali siyang gamitin. Ayan. Thank you so much, Ilaw Kana. So, ayan guys. Katatapos lang lang mag-prepare ng ibang pagkain. And break time muna. Then, marami ko pa ulit gagawin. Mag-merenda lang muna kami ng turks and potato corner. Jowa, tara na. Ngayon kasi nilang ginagawa dun. Actually, lang namin ginagawa. Para sa mga pagkain lang na mga pamigay sa Pasko at pagkain namin. Pero hindi talaga kami ngayon yung talagang sobrang daming handa. Katulad ng dati. Siyempre, parang nakakalungkot pa ngayon na mag-handa-handa.
So ngayon nanonood lang kami ng YouTube, tapos kakain lang, tapos balik ulit sa gawain. Hindi mo pa-order yun? Pag-iis to yung SM Dust mo. Pag ito ka mo. Kaya ba lang na? Ito kasi na anime. Guys, the board TV. Hindi ko alam kung bakit ako sa vlog ko. Sabi ko sa isa nagko-confirm mukha ako na lang din vlog ko. Bakit? Hey everyone, hope you're having a channel mo yan eh. Alam ba? Pag may sarili na akong channel, hindi ko makakakanyan. Ay, sarap na yun. So guys, gumagawa kami ng ayan pala to, hamonado. Ay, yung keso pa pala, iwa-iwa. Pause. So gagawa tayo ng hamonado. Ang ingredients natin is yung pork pige. So meron kami apat na pige. Ayan, binabad lang namin siya sa toyo saglit. And then ang mga ingredients natin ay hot dog, bacon, carrots, itlog na maalat, saka keso. So makakagawa tayo na apat na pork hamonado. And then ito, nirub ko lang siya ng ginisa mix. So simulan na natin. Bacon na muna. Sorry guys. Bacon for this. Yan na pinangay. Then hot dog. Then itlog na maalat. O carrots daw mo na nagyak lang. Exacto na lang. Yan. And then, ito na mahalat. That's cheese. Ha? Cheese. Ano yung cheese mo? Wala na yun. Isin mo na natin. Tigalawang cheese. Pausyarte na muna sa gitna. Ipag-iwalayin mo. Dito ba niya? Ayan. Ayan. Perfect. And then, di ba balot natin siya? Pisi natin. Ayan. So, pisi na lang ang kulang, guys. Ay! Oh. So, yan guys, toyo, brown sugar, tapos ilalagay na natin ang pineapple. Pangali, tatanong po kasi. Tama na muna kasi. Tama na muna kasi ang liit ng kawali namin. Talagin lang muna natin. Bango na. Tapos, i-forma na natin itong mga to. Isa, dalawa, tatlo, kasi maliit. Yan nga, aabaw nga siya. Apat. Then, ito, pakukuluan ko later. Babad mo na habang nagluluto pa kami. Tapos pakukuluan mamaya. So, dahil may natirang carrots at sayang, syempre ayaw natin itapon yan. Pang design sa sauce. Ayan, so pakukuluan natin siya ng ganyan. And then, once naluto na guys yung meat, yung sauce itatago natin, tapos yung meat, tatanggalin na natin yung tayo, tapos hihiwain. Pero kung hindi nyo pa naman kakainin, kahit hindi nyo mo nahiwain, parang hindi agad makalas yung pinakapalaman ng hamonado nyo. So, ayan, kaya lang natin siyang kumulo dyan. And kami ay magdi-dinner na! Ayan! Ang ulam pala namin, guys, ay iba-iba po yung ulam namin. Yung iba, ang ulam ay itlog at bacon, tocino, tapos sotanghon. Yan. Yun yung mga ulam namin ngayong gabi. So, ayan na guys yung ating hamonado. Luto na siya. Hindi mo na namin tinanggal yung tali kasi hindi pa naman namin kakainin yan tomorrow sa mga susunod na araw pa. Kaya, ayan.
So, yung sauce, para lang pag in-slice siya, pwede kang kumuha ng sauce. Pag gusto mo ng sauce, pwede naman din walang sauce. Yung sauce, medyo maalat siya ng konti. Kasi sauce lang naman siya. So, hindi kasi siya yung sarsa talaga, guys. So, ayan. Sobrang sarap niyan tingnan. And, sobrang bango kung naamoy nyo lang, guys. Ayan, ang ating hamonado. Pork hamonado.